Meet mo dito, kunin mo. Ayan, napatakas parang gatas yung buhok. Ayan, good afternoon everyone. At ngayong araw ay ilalave ko lang yung order sa akin at saka pa labor na U-type, same length lang halos. Grabe yung buhok ko, boy, buhok. Labor lang to, kasa. Tsaka yung dati niyang nabili ay pina-retouch niya. So, same lang sila ng pinagawa. Same lang sila ng itsura. Lalaglag yung salamat. Ayan, pag you type ang buho, ang inyong extension, kailangan nyo lang maglagay ng, kumuha ng ano dito, ng kakapitan niya. Or ng pang-cover, kailangan nyo iangat yung pang-cover nyo. Quiet kayo dyan, sabi ko, diba? Gabriel, nagla-live ako. Ayan, teka lang at hindi ko makita. Ayan. Mas maganda po pag gumamit kayo ng U-type, magtali pa rin kayo sa ilalim. Gawa ng kailangan pa rin ng kakapitan or pagka medyo mataas na yung pagka U-type niya, hindi niya na kailangan siya talian. Ito po ay para safety lang yung buhok, hindi siya mahulog. Ayan. Naglalagay ako kasi para may kapitan yung ano. Madulas kasi yung buhok ko, kaya malalaglag talaga yung mga clips sa akin. Ay, Christine, ano na, yung ponytail natin, Inday. Huwag ka na muna magparitoke. Pautang mo muna sa akin yung pera mo kasi kailangan ko magparitoke ng ilong. Christine, no kami, ayan, isa ko rin siyang fans. Yan, lagi rin nag-order sa akin yan. Lagi ko siyang nabubudol. Actually, nagbubudolan kami. Ayan, ito yung kanyang in-order na U-type. Siya. Meron siyang tatlo, limang clips. So, yung unang clips ay ikakabit mo dun sa mismong pagkakatali. Ayan. Kapag nakabit mo na yung isa, sunod mo na yung iba dito sa harapan. Ayan, tapos yan. Nakaset na kasi yan, ganyan. Ayan, ganyan na yung magiging itsura niya. At pag suot mo siya, hindi na nakikita yung mga ano. Ayan ang magiging likod niya. Ayan, hindi na siya kita. Ang U-type natin ay naka... Ayan, ganyan yung U-type. Tapos, syempre, kailangan pagka bibili kayo ng U-type or pag magpapakostumize kayo, dapat kakulay ng buhok nyo para hindi siya alata, diba? And dahil hindi magkulay yung buhok, pag binaba ko yung buhok ko,
syempre, mag-highlights lang. Ayan, di ba? Dapat kakulay talaga ng extension nyo yung inyong mga buhok. Para hindi nahahalata. Ayan, ito yung ano, in-avail niya. So, ipapakita ko rin dito yung pinagawa niya. Ganyan lang yung paggamit ng U-type para hindi nahahalata. Ayan. Naka-use siya, diba? Yan yung itsura niya. Ganyan. Tapos malambot din yung ano, yung cap niya. Sobrang lambot ng cap niya kasi para siyang wig. Ito yung in-avail niya na 6,000. Ayan. Bibili na uli si Christine Okami. Ayan. Ito naman yung pinagawa niya. Dati na niya itong na-order 2 years ago. Diba? 2 years ago, ganun katiba yung wet hair na ginagawa ko. Tumatagal siya ng 2 years. So, pinadala niya sa akin dito kasi nga medyo naano na siya dito. Kakahatak niya yun. Yung pinakang unahan niya dito, naghihiwalay na. So, ang ginawa ko dito ay binago ko yung wet. Inayos ko ulit, pinalitan ko ng bago. So, tinahi ko siya ng bago and then, binuo ko pa rin siya ng U-type na kagaya ng pinagawa niya. Ganun pa rin yung nangyari. Bago lang yung tahi. Yan. Ganun pa rin ang paglagay. Doon sa pagkakatali nyo, kung nagtatali kayo, doon nyo ilalagay sa pinakang gitna ng tali nyo, yung unang clip sa gitna. Doon nyo ilalagay. Mine Anet. Ah, wala na akong Anet. O, panutsa na ako. Kailangan ko na rin ng U-tie. Ay, ng topper. May ginawa akong topper ni live ko nung nakaraan. Ano ba kasi? Ano yung ponytail, oh, inaantay ka, oh. Ayan pa siya, oh. Siya na lang yung natitira sa tatlong pinost ko. Siya na lang natitira. Oh, kasi nakuha na yung 21 inches na 200 grams. Then, itong 18 inches na 200 grams na yung nakuha ngayon. So, available pa yung 24 inches, 150 grams. Marita na yan. Kasi pagka 200 grams, medyo mataas na ma'am. Nasa 9K na siya, di ba? Pag 200 grams. Ayan. So, 150 grams, mas mababa siya sa 9K. Kasi alam nyo naman kung gaano ka mahal ang buhok ngayon, di ba? Tsaka, ang hahabulin nyo dito is yung pagkakagawa. Yung tibay ng pagkakagawa ng hair clip. Yun talaga yung importante. Kasi yung buhok, matitreatment mo pa yan. Pwede mong plantsahin, pwede mong itreatment every hour. Sige, para ano, bonggang-bongga talaga yung pagkakagamot sa buhok. Ayan, hindi ko kayo masyado makita. Pag wala akong salamin, malabo na talaga yung mata. So, ayun, ang kinamahalan ng inyo, ng aking mga paninda, is yung quality ng pagkakagawa. Doon talaga kayo bumase. Kasi hindi naman talaga lahat ng buhok na nabibili ay maganda, di ba? Tinitreatment lang yan, tsaka ginagamot ng bonggang-bongga. Kaya gumaganda. So, ang mismo nga habulin nyo dyan ay yung pagkakagawa. Marami pong gumagawa ng mga hair clip. Meron din naman dyan ng mga pulidong gumawa. So, yun talaga yung binabayaran nyo sa amin, yung pagkakapulido ng gawa. So, ito na yung kanyang pinakostumize. Ito. Ganon pa rin yung itsura niya. Ito yung kinulot niya, ha. Hindi ito talaga natural. Kinurl niya yan nung sinuot niya. Pagkasuot, ganun pa din. Pwede kayong magtali, pwede na rin hindi kung tinatamad. Ayan. Sanay na siya magsuot nito kasi ilang taon na to sa kanya. 2 years.
bago niya binalik sa akin para paayos yung ano. Ayan, ganyan. Ang ganda ng pagkakaano niya. Ayan, straight yan, no? Kasi yung taas niyan straight talaga. Kinulot niya ito, ginamit niya kasi ito sa event. So, ganyan talaga yung itsura niya. Ayan. Kulot-kulutan sa dulo. Ayan. Mga regular customer ko yan, mga nag-ano neto. Ang ganda talaga yung buhok pagka nag-wave sa dulo, diba? Pero yun ay ano, yun na lang niya, pinlansya. Yung ganito na yung magiging likod niya. Yan. Kaya kailangan yung lagyan ng clip, ang extension para kahit anong hawi nyo, kahit hatak-hatakin nyo, hindi siya agad-agad bibigay, diba? Hindi siya, hindi siya agad-agad babagsak. Dahil ang buhok natin, pag nakaklip lang, dudulas yan eh. So, kailangan talaga natin supportahan ng clip, ng tali bago natin i-clip, diba? Ayan, may tali ako dyan. Ayan. At saka huwag nyo kakalimutan pagka kayo ay bibili ng mga extension, kailangan same ng kulay nyo. At yun nga pala, isa pa yun, no? Kaya kami nag-o-offer ng color kasi yung iba nagre-reklamo na nakabili sila ng buhok tapos kukulayan nila, hindi nila makulayan kasi kami namang mga bumibili ng buhok ay naniniwala lang sa sinasabi nila na sa sinasabi ng supplier na virgin daw. Syempre, yun din ang sasabihin namin kasi yun naman ang sabi ng supplier. Kaya hindi kami nakakasigurado kung virgin talaga yung naibigay namin dahil yun naman din ang pinaniniwalaan namin. So, mas maganda na pakukulayin nyo na mismo sa seller yung inyong bibiling buhok para at least doon pa lang makikita na ng seller na hindi talaga virgin hair at hindi na siya makukulayin para hindi na siya sayang yung binayad nyo, di ba? Magbabayad nga kayo ng mahal sa seller kasi nga syempre yung kulay nun. Ayan. Kaya mas maganda po na sa seller na muna manggagaling yung buhok tapos gagamitin nyo na lang para hindi nyo na kukulayin, hindi na kayo magpagod, di ba? Ganyan ang U-type, di ba? Ang dami ko ng post ng U-type. Pinost ko lang to kasi nga wala ang magbibideo sa akin. Wala na akong kasama dito. Umalis na yung bakla, pumasok na. Ang aking mister naman ay wala dito, ah. Pinagbakasyon ko muna. Ayan, naiinip siya, kaya pinagbakasyon ko. Ayan yung U-type, di ba? Pakita ko na lang din yung likod ng U-type para makita nyo yung likod at saka yung pagkakawet ng buhok. Ayan, ganyan yung pagkakawet ng buhok. So, malambot ang tela. Ayan. And then, di siya mainit kasi ang dami niyang butas, di ba? Hindi kayo papasukin ng lamok pagka nakaganyan. Kaya yung mga white-white na yan, mga tape yan, pwede naman siyang tanggalin. Pag, at saka kusa siyang natatanggal pag ito ay inano na, pinaliguan na at nabasa. Pero yan ay tinatanggal ko pa rin. Okay, ito naman yung likod ng ating ano, U-type. So, malambot din siya. Ang pinakang matigas lang dito is yung kinapitan ng metal clip, no? Ayan ang itsura ng ating metal clip. Hindi po siya nangangagat ng buhok. Ayan. So, ayun. Ate Beth, mag-chat ako pag mag-order na ako ng ulam. Wala pa ko budget. Kung budget sa refrigerator. Pinapaano ko muna ang aking ref. Pinapahinga ko muna matas ng kuryente. Okay, yun lang ang aking live today. Para kasi ito ay maipasa ko dun sa nagpagawa. So, wala kasi magbibideo. Kaya naisip kong i-live na lang pagka wala magbibideo. Ayan ang kanyang inavail. Ito yung pinacustomize niya. At ito yung last na ito naman yung pinagawa niya. So, dalawang buhok. Isang customer. Okay, yun lang ang aking live. Mag-wait na lang kayo. Or mag-PM kayo yung mga gustong mag-inquire or mag-order. Pwede na kayo mag-PM sa akin. Directly, PM na lang po sa akin kasi hindi po talaga ako nag-Facebook. Hindi ako nakakasagot sa mga comment. Alam mo na, busy na lola nyo.
maraming estudyante, marami akong alaga dito. Okay, bye-bye.